Yo, what's up guys? We are here again. Kumusta po? Nagbabalik kali ng online po maghatid ng sariwang informasyon tungkol sa mga bariyang 5 piso year 1998 at 1999. Pero bago lang tayo patuloy, shout out po kina. Maraming salamat po sa inyong lahat guys. Okay po. Tumutok muna kayo para maging sulit naman ang pag-subscribe nyo sa akin. Gumawa ako ng content para maging updated kayo sa mga larangan ng pagkukonekta ng mga barya sa ating bansa. Meron na ba kayo nito guys sa 5 piso 1998 at 1999? Dito muna tayo sa year 1998. Ito pong hawak ko ay common na 1998. Bakit ko nasabi? Ito po ko pansinin nyo. Wala siyang mint mark. Ayan, alam nyo po guys, marami nagsasabi na wala daw pong year 1998 na may mint mark. Please guys, ang sagot ko dyan ay meron po. Papagtibayin ko yan. Bibigyan ko ng mga prueba, ebidensya. Dahil alam nyo naman po, mahirap ang basta na lang naniniwala sa sabi-sabi. Kaya ngayon po, I will make sure na tiyak at tumpak ang balitang inyong makukuha ngayon. Kasama itong isang 5 piso dito na year 1999. Kaya guys, samahan nyo ulit ako hanggang dulo. At bago lang ulit tayo pumunta guys sa ating source of information. Alam nyo po itong 1998. Hindi po itong haking hawak ngayon kasi common po ito. Gawa po ito sa RCM, Royal Canadian Minted po ito. Yung walang mint mark. Ayan, pansinin nyo. Meron din ang sasabi, itong gawa sa Canada ay hindi maganda ang pagkakagawa. Meron akong viewers na nagsasabi, napakapangit daw ng pagkakamint na ito. Masang ayaw naman ako. Kasi hindi ganun kapulido ang pagkakayari. Compare doon sa mga 5 piso na merong mint mark na gawa dito sa atin sa Bangkong Sentral ng Pilipinas. At meron na rin po nagsabi ng mga viewers na wala daw pong makikita ng 1998 na mayroong mint mark. Ayan. Ayun po. Mali po yun. Ang totoo po, meron pong 1998 na gawa dito sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Kaya nga po yun yung tinatawag na ako na ngayon. Very rare na siya. Kumbaga, mahirap na talagang hirap. Sobrang hirap pa na makakakita. Hindi kagaya pag hard to find lang. Kahit papaano, meron ko pang makikita. Hindi katulad na pag sinabing rare na talagang hindi natin sigurado kung makakahanap ko pa niyan. Pero meron po yan. Kasi meron po talaga. Ito, ipapakita ko po sa inyo yung kanyang picture. Ito siya guys. Ayan. Sinum out ko na para makikita niyo talaga. 5 piso 1998. Ayan. Kahit picture po yan, makikita niyo na mga hindi yan na pinotoshop. Totoo po yan. Ito po yung kanyang mint mark. Yung may bilog po. Sa mga hindi po nakakaalam, yung mint mark. Ang mint mark po, ayan, dyan po siya makikita sa balikat ni Emilio Aguinaldo. Ito pong ating hawak, ay wala po siyang mint mark. Gawa po kasi ito sa Canada. Imported. Itong may mint mark po, ay gawa sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ito po ay napaka rare na talaga. So, 1998. Ayan na. Tapos sa... Itingnan din natin ito sa lamista guys kung talagang rare na ito. Kasama itong isang 1999 na sa aking pagkakaalam konto semi hard to find na rin ito or hard to find na rin ito kasi bibihira na rin po ito. Buti at nakahanap pa ako isa nito. So ayan, punta tayo sa lamista. Okay guys, ito punta ulit tayo sa lamista. Set up ko lang. Una guys, paano nyo mahahanap itong lamista? Siyempre, dapat meron kayong cellphone, siyempre, tsaka load, internet, para ma-search nyo yan. Ayan. Dito lang ako madalas na pupunta para magbigay ng mga value at gumawa ng content para mag-update sa ating mga coins. Andito na rin po lahat ng kanyang mga features. Kung saan yari, ang isang barya, nandito na rin yan. Ayan. Pakita ko lang saglit sa inyo. Ayan ang composition ng barya, ang obverse at ang reverse ng ating barya. Pero hindi na tayo masyadong
magpo-focus dito, guys. Hanapin natin yung mga year na 1998 at para mapagtibay natin kung talaga ang rare na itong 1998 at hard to find na 1999. Scroll lang natin konti. Andiyan lang sa banda ibaba. Yan, 1997, 1998 o 1998. Stop tayo dito sa 1998. Yan. Ito guys, ayan. 1998. Alam nyo guys, meron na nagsasabi na ito daw ni Miss Taya. Ayan, hindi totoo. Bogus lang daw. Eh bakit alam ng lumista na mayroong 1998 na gawa sa Canada at 1998 na hard to find? Ayan o, tingnan nyo agad, 1998 verse 1, RCM. Ibig sabihin po ng RCM is a Royal Canadian Minted gawa sa Canada without designer initials. O yan guys, kaya po yung aking hawak, 24% dito sa lumista at meron siyang value. Katulad ng sabi ko kanina, common siya. Kaya dito, sa lumista, marami. Sa very good condition, 25 pesos. No? Sa fine na, 6.58. Sa very fine, 31. Extra fine, 28 pesos na. Tapos, sa uncirculated condition is 44.63. Ayan po. At pagkatapos, yung hinahanap natin na 1998, ayan, makikita nyo yun sa baba, 1998 BSP, Central Bank of the Philippines yan. Ayan, may nagsasabi na wala daw ginawa na barya na 1998 dito sa Central Bank. Ito po, mayroon po siya. Kaya lang, wala pong value rito kasi nga po, rare na siya eh. 2% lang dito. Wala pong, wala man lang ni isa na place ng kanilang barya dito. Ayan, verse 1 with the mint mark and designer initials below shoulder. So ayan, totoo po na ang 1998 na merong mint mark ay rare na po dito sa atin sa Pilipinas. Ayan, so totoo po itong lumista. Kaya ayan, dun sa nag-comment na bogus lang daw ito, itong pinagagagawa ko. Kung nanonood ka po ngayon, hinahamon kita na mag-comment ka rito at tayo'y mag-uusap. Ito na po ang mga aking mga prueba. Pinakita ko yung picture kanina na 1998 ay meron po na ginawa dito sa atin. Ayan, at itong lumista na rin po ang nagsasabi na merong 1998 na ginawa sa Canada at ginawa sa Pilipinas. So ayan, mayroon akong prueba. Ikaw, comment mo, nag-comment ka nang hindi ka nag-iisip, nang hindi ka nag-research. Antay mo yung comment mo. At ngayon naman guys, punta na tayo dito sa 1999 BSP. Napakababa din po, 2%. Wala din po siya rito. So, sa mga tuwid po, itong 1999 natin is kuha na rito. Hard to find na rin ito. Wala akong maipapakitang value sa inyo kasi nga, wala rin itong value eh. Pero kung magre-research ako, mahahanap ko po yung value niyan. Ayan. Okay guys, kung meron po kayong 1998 na ginawa sa Canada, may value na po rito sa uncirculated is 44.63. Uncirculated yung guys, ha? 44. At kung meron kayong hawak na 1998 na sinasabi ko na merong mintmark, i-comment nyo dito guys at sabihin nyo rin kung anong kondisyon at maaari natin yan mapag-usapan. Ayan, at sa 1999 wala po ako maibigay na value dahil hindi pa po ako bumawa ng research malalim na pag-research about sa value nito. Ayan, pero at least meron na tayong idea ngayon na maliro na po. Na hindi po ito bogus, ha? Hindi po bogus. Meron pong 1998 na merong mintmark. At ang lumista ay hindi rin po bogus. So, ayan. Alright guys, until next time, God bless you all. I'm out.